Iyo na, mga bayawa. So, nandito ngayon, no, sa harapan ninyo, si Bike Check ko. Siyempre, ang isa sa mga nilabas ni Weapon, no. Ito ay si Weapon Stealth, no. MTB 27.5, no. Alamin natin yung kanyang description, yung specification, tsaka yung mga pesa, siyempre, yung mga sinalpak dito, no. O, tara na! Let's go! So ngayon na nga, no, makikita nyo ngayon yung kanyang head tube, no. Pagdating sa kanyang head tube, ang ginamit sa kanyang headset ay silver ring na. Ayan, may kulay pa, oh, di ba? Tapered to, mga bayaw, no. Usually yung size nito naglalaro sa 44, tapos yung baba naman it's either 54 or 56, depende yan kung ano yung size ng batalya, no. Pero dito sa kaso nito ni Weapon, ang ano ginamit sa kanya 44, 54 or 56, no, na silvering. Hindi na po to dibulitas, okay? Makikita nyo rin ang kanyang head tube. Pakabit dito, no, sa top tube at sa down tube, wala na pong dugtungan, smooth welding. Makikita nyo rito yung kanyang ICR dito sa kanyang right side. Sa left side, meron din siyang ICR dyan. Okay? Pababa ng ating down tube. Ayan, nakasalita yung kanyang branding na Weapon. Ang ganda! Ang ginamit na kulay dito ay matte black, no? Talagang black na black. Ang bumubuhay sa kanya, yung kanyang mga decals, no? Yung decals naman niya ay kulay puti, no? Ayan yung kanya namang model, no? Nakalagay sa top tube. Dito, sa kanya naman top tube, malapad, no? Pababa, ayan, nakalagay. Made for war. Grabe, pang digmaan na pala talaga to si Weapon, no? Pababa, papunta rito, papunta tayo sa kanyang seat tube. Ngayon yung kanyang seat clamp, quick release na, alloy na rin. Tapos pagdating dito sa kanyang seat stay, nilagyan siya ng butas, no? Eh, just in case lang, gusto nyo lagyan ng carrier paminsan-minsan, so may abang na nabutas yan, kabilaan dito. Wala, hindi sila gumamit ng bridge dito, no? Pero pinalapat niya yung seat stay, tas ayun na naman. Meron na naman decals na nilagay dito. Ang ganda, no? Tapos, dito naman sa part naman ng kanyang, ano, chainstay, ayan, nakalagay ko po. No? Lumiko rito, parang paleter siyo. Ayan, ganyan. Pinadaan dito yung kanyang kable ng kanyang RD sa baba. So, ayan, no? Ang RD nito ay si Shimano SLX, no? So, 12 speed na to, mga bayaw, no? Ang pinakamaliit na sprocket niya ay 11 teeth. Ang pinakamalaki naman ay 50 teeth, no? Cassette type na tong sprocket na to. Kaso sprocket na to, ang ginamit dito ay si Sunshine, no? Hindi si Sunshine Cruz, ha? Hindi rin si Sunshine Dison. Sunshine lang. Okay? What else? Ito naman yung kanyang rim, no? Yung rim naman niya ay double wall, no? Tapos, alloy na yan. Spokes and nipples. Stainless lang. Tumidikit pa rin ng magnet. CST. Rahok. Ang ginamit sa kanyang gulong na 27.5 by 2.25 ang size. Malalaki yung knobs. So, perfect to sa mga light trails, no? Kasi kung gusto nyo talaga ng mga parang pang-enduruhan na, kailangan nakapulsus kayo. Okay? What else? Pagdating naman sa kanya naman pong pito, ang ginamit lang na pito rito ay American or Shredder Valve. Gusto mo ng Presta, i-upgrade mo na lang para at least magkano lang naman ang interior, kargahan mo na ng magandang Presta Valve na interior. Okay? Ito yung kanyang ginamit na chain. Tapos, pagdating naman sa kanyang crank, no? Ito ay si Pro Wheel, no? Na crank ang ginamit sa kanya.
Tapos, ano ba to? Check natin. Kung, hindi pa siya Halotech, no? Ano lang to? Naka-square tapered. Itong si Pro Wheel, no? 34 teeth, yung kanyang chain wheel, no? Tapos, 170mm yung haba ng crank arm. 9 over 16 yung pasukan ng kanyang pedal. Yung pedal niya, alloy lang, no? Hindi pa to ball bearing, no? Seal bearing, ball bearing pa lang. Okay? Tapos, dito naman, sa kanyang bandang bottom bracket, ayan, mararamdaman mo na ngayon yung dugtungan nung kanyang pagkaka-weld ng down tube at saka ng seat tube, no? T6061T6 alloy ang ginamit dito sa kanyang frame, no? Tapos, ang kanya naman pong seat post ay weapon din ang ginamit, no? Weapon ambush. Ang ganda nung kanyang clamping, modern na, hindi na yung bilog dati, yung old school, no? Bracket ng upuan, bakal pa rin. Ang upuan na ginamit, syempre si weapon ambush. Ayan, may butas sa gitna. Bakit may butas sa gitna? Aerodynamics, no? Para sa paglulusot ng hangin. Presko, diretso, walang humaharang na hangin sa mga palusong. Okay? Synthetic rubber, all weather, pwede sa araw, pwede sa ulan, hindi agad nagbibitak-bitak. Maganda ang foam, hindi absorbent. Pasok, panalo yan, mga bayaw. Okay? Ang insertion ng ating seat post ay titignan natin, no? Hindi natin na-check kanina, so sabay-sabay natin i-check. Ayan ang kanyang informasyon. Okay? Ikot pa natin. Talagang nandun ang kanyang information. Okay? Ayan ang kanyang information. Okay? Ang haba naman ito ay 350mm. No? Ang haba ng seat post na to. So, weapon ambush din yung ginamit sa kanya. Okay? Pagdating naman po dito sa kanyang cockpit set, ganun din. Weapon din ang ginamit na kanyang stem. T6061 alloy din na T6. Tapos, ganun din sa kanyang handlebar. Ang haba ng kanyang stem ay 60 to 70mm ang haba. 31.8 ang clamping. Pagdating naman sa kanyang manibela, alloy din, oversize. 31.8 ang clamping. Haba niya simula dito hanggang dito ay kulang-kulang 800mm haba. No? Hirap isingit nito sa traffic, no? What else? Pagdating naman dito sa kanyang hydraulic brakes. Ayan ang kanyang hydraulic brakes. Oh. Si X-Spark. Ayan. X-Spark ang kanyang hydraulic brakes. Pero ang kanya naman pong shifter ay si Shimano SLX na 12-speed. X-Spark din dito. Pagdating sa kanyang grips, ito yung grips na mayroong palm rest. No? Weapon din po yan. Ang ginamit sa kanyang grips. No? Para nakakahinga-hinga yung palad nyo pagka medyo ma-width na kayo. Okay? What else, mga bayaw? Dako tayo dito sa kanyang fork, no? Ang fork naman na ginamit sa kanya ay si Weapon Tower, no? Hindi ko lang alam kung anong model ng Weapon Tower to. So, hindi ako sigurado eh. Legit na weapon to, no? Ang kanyang stanchion ay 34. Ang laki eh, oh. Tapos, ito yung kanyang manual lockout. Ito naman po yung kanyang preload, no? Para makita nyo. Ayan. So, sa preload po, yan po, meron pong ginagamit na karampatan na pambomba dyan. Hindi lang po basta-basta yung mga decompressor o pambomba nyo sa bahay ang ginagamit dyan. May special pong pambomba para sa mga fork, no? Pagdating sa fork, hindi rin po basta-basta binobombahan ng mga air shocks, no? Meron pong specific na PSI na dapat kayong ikarga. Depende po yan sa weight ng rider na sasakay sa inyong mountain bike, no? So, kung ano yung weight ng rider, yun lang po yung karampatang PSI na dapat ikarga sa inyong fork para po hindi masira yung kanyang mga o-ring at saka yung mga goma. Okay? So, 34, ang kanyang stanchion, ang kanya namang travel ay 100mm. Okay? What else? Ganun din, pagdating sa kanyang hub, no? Ayan ang kanyang hub. Quick release na, no? Tapos, alloy din ang kanyang hub dito sa harap. Post-mount to post-mount na po yung kabitan ng kanyang hydraulic brakes. Quick release ang kanyang hub. Pagdating sa kanyang rotor, kagaya rin sa likod, 160mm ang kanyang rotor at bolt type pa. Ang ano naman niya, ang kanya naman pong
ang kanyang rim, alloy na rin, double wall, marami rin po siyang spokes and nipples dito. Stainless lang, dumidikit pa yung magnet. Okay? Si ST Rock Hawk ang brand ng gulong, 27.5 by 2.25. naka shredder valve pa to, mga bayaw, no? So upgrade nyo na lang kung gusto nyo ng Presta valve. So ngayon, no, malalaman natin kung magkano ang presyo nitong si weapon stealth na MTB 27.5, no? Ang presyo nito dito, no, para mabili nyo kay Bike Lane Central Signal Taguig ay 28,500. Opo. So, just in case na gusto nyong bumili nito, available pa to rito sa branch nila, no, dito sa Taguig. So, tawagan nyo na lang yung mga numero dyan sa comment section, tsaka dyan sa description box para makontakt nyo sila. Pwede sila sa Kasyalo, GCash, Cash, Bank Transfer, tsaka ano, ayun, yun yung mga transaction na pwede nyo i-transact sa kanila. Hanapin nyo na lang dito si Boss John Lloyd, siyempre, at si Stress TV, no, para ano, para makapag-inquire kayo rito. What else? Ayan, kasama ko yung idol ko. Nandito dito. Si Sprikitik, the Explorer, no? Inamahan ako rito. So again, no? Dito nyo makikita yan, si Weapon Stealth 27.5. So sa akin, mga subscribers, please like, share, subscribe, Dynaboy TV, para lagi kayong updated sa mga latest bike techs at mga latest na mga bike shop visits na rin regarding sa cycling world, okay? Mga tropa dyan, no, sa Hawaii, siyempre sa Saipan, sa Guam, siyempre sa Virgin Islands, mga tropa ko dyan, Cayman Islands, Bahamas, sampa dyan sa Puerto Maya, Mexico, sampa sa Fort Lauderdale, Miami. What else? Yung mga tropa ko rin dyan sa Kingdom of Saudi Arabia, United Arab Emirates, Hong Kong, Japan, siyempre Myanmar, Burma, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Malaysia, Thailand, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Maraming salamat po sa pag-subscribe kay Dynaboy TV. Till then, mga bayaw, this is Dynaboy TV saying peace out. Outdoor and cycling attire for MTB, the Trailman. Suwabe ang looks at matibay ang fabrics. Trailman has various design fitted for biking and other fitness affair. Kaya sa rides mo, i-Trailman mo. Designed and engineered by Manang Loming Store, MLS. Trailman.